Hindi ko akalain na mapapababa kami sa eroplano. Mabigat pala talaga yung pakiramdam na gano'n. Lalo na yung pinagtitinginan ka ng mga tao. Dear Mano! Are you planning to take your official OET examination from home but don't know where to start? Are you new to the OET exam and specifically taking the OET in this type of way? Then we've got you covered. You see, here at IELTS Medical, we've got an excellent online OET at home explanation course and mock exam specifically developed for the OET at home format. You can learn OET material and practice taking a simulation of OET at home too. Our course and mock exam is backed by the latest in AI technology and includes OET at home listening, reading, writing and speaking with live video interlocutors. And the best part is, you'll receive your computerized mock exam results within just 24 hours. Learn more. Hi, welcome to the channel. Manong George here. And for today's episode of Dear Manong, meron tayo ngayong very special story of a nurse that recently came to the UK. Dear Manong, share ko lang po sa inyo, Manong, kung ano yung story ko. Ako po yung isa sa mga na-offload na nurse while going to the UK from Pinas. Maari pong nakita nyo na po ito sa mga news, pero kwento ko na rin po sa inyo kung ano yung nangyari sa amin. In-interview po ako noong February for the trust namin. And luckily po, pumasa at nagkaroon ng offer ng trabaho dito sa UK. Nagkaroon na rin po kami ng scheduled month of deployment ng March. Wow, bilis, di ba? Ngayon po, dahil sa COVID, kinailangan po namin magmadali ng pag-process ng visa at PIDOS. Friday, ako nagkaroon ng interview for visa. Saturday, PIDOS ko na. And then, pagdating ng Sunday, lockdown na. Ang bilis. So, kahit po nag-lockdown, Manong George, tiwala pa rin po ako na nagbabaka sakaling makakaalis pa rin kami noong March. Sa totoo nga po, Manong, bumili pa ako ng bagahe noon para sure na sure. Parang sure na sure talaga siya makakaalis. Ano? So, I had to wait for months. And ang ginawa ko in between that time ay nag-private duty nurse muna ako. By the time na August na, inisyuhan na po kami ng visa. Yay! Karoon po ng schedule ng flight namin to go to the UK by the middle of September. Yan na. Sabi ko nga po, this is it. That's it. Kasi Manong, galing pa akong probinsya. Maaga ako nagpunta ng airport. Pumila kami sa POEA para kumuha ng OEC namin. Wala namang problema. Bilis nga po. Mga ka-cohort ko po, nagkita-kita kami sa check-in counter na. Ang saya-saya ko nga po nun, Manong George, nagpa-picture pa kami. Parang gusto ko talagang i-document nung una. Pinabalik kami sa POEA kasi nagkaroon lang ng mahihing question. Pero kahit na-delay kami ng konti doon, mabilis rin naman na-actionan. Sabi pa nga nung immigration officer, okay na yan. Tapos hindi ako sure, parang narinig ko pang sinabi, ayaw pa kasi kayong payagan. So, parang nagbabadya itong si kuya. Tapos nun, sir, sa immigration, tumakbo na ako. Apunta sa aeroplano. Napansin kami. Parang kulang. Kulang-kulang kami. Ha? Nasaan sila? And it turned out, sabi nung dalawang kasama ko na nasa aeroplano na nauna pala sa akin, sabi nila, naku, alam mo ba, naharang sila. Ano? Naharang sila? Hinahanap daw kami. Oh my God. So, nagkaroon ng back and forth dyan. Nagkaroon ng diskusyonan. Pero in the end, wala rin kami naging choice, Manong. Nilakad namin yung kahabaan ng eroplano. Pinababa din kami. Para kaming na-evake sa bahay ni Kuya. At habang naglalakad kami doon, sabi ko sa sarili ko, para kaming, alam niyo po ba yung napagalitang estudyante at pinalabas ng classroom? Ganong-ganong po yung pakiramdam ko. Marami nga po yung mga nagtanong doon sa mga pasahero. Sabi nila, oh, ano nangyari sa inyo? Bakit kayo pinabababa?
may mga naawa pa nga po. Marami akong naririnig, oh, bakit ganun? Bakit? Puro bakit. Yung mga pasahero po, yung mga crew, naawa po sila sa amin. Kaya lang, yung sa crew po, wala rin silang magawa. So, nag-sorry na lang din sila. Ay, naku, Manong. One of the most embarrassing times of my life. So, paglabas namin, nakipagtalo kami ulit dito sa mga immigration officer po. Di kasi po balinaw kung bakit kami talaga pinababa. Ang giniiliit daw po nila, ang visa namin ay di completed by March 8. Pero, Manong, sana makita naman nila yung resolution number 74. It's important is the date of the perfection of the contract. Hindi po importante yung OEC, hindi po importante yung date ng visa. And so long as POEA issues an OEC, which is proof that the HCW or the nurse is compliant with the rules, yun po ang i-allow natin. Bumalik daw po kami sa POEA at sa POEA daw po ang mag-clear sa amin. So syempre po, dali-dali naman kami. Pagdating naman po sa POEA, eto na nga po. Sabi ni POEA sa amin, okay naman kayo. Kaya nga may OEC na kayo eh. Diba? So, with POEA's case, we were cleared. Kaso, pinababalik kami sa immigration. Noong pagbalik po namin sa immigration, meron po pala kaming matinding pagkakamali. Sinurrender na po namin yung boarding passes namin by this time, bago kami lumabas. So, ang timano po, hindi na kami pinapasok ng gwardiya sa immigration. Wala na po kaming matakbuhan at by this time. Message na lang po kami sa mga group namin at sinabi na namin kung ano yung nangyayari. At sa madaling sabi po, buti na lang marami naman nag-respond kaagad. May mga well-wishers, merong mga nagalit, merong mga sumusuporta. And gusto ko lang po mag-shout out kay Admin Olalia at kay Miss Gemma Soto dahil tinulungan po talaga nila kami. Actually, nang gabi rin po yun, na-inform na kami ng POEA na pwede na daw po ulit kaming lumipad as soon as. Kailangan lang daw po mag-rebook. At ang rebooking daw po ay dapat manggaling sa UK dahil UK from the UK po nang galing yung booking namin. By this time po, gabing-gabi na. Kailangan namin mag-rebook na agad at makaalis na. Kasi isa pa rin po namin inisip is yung pag-expire ng aming COVID results. Na-rebook naman po kami. Yun nga lang po, pangkinabukasan na. Marami pong gustong tumulong sa amin ng mga nakabalita at nag-try po silang mag-book ng hotel na pwede namin tulugan for that night. Kaya lang po, dahil po may curfew na rin sa Manila, wala na po talaga. So, nung gabi pong yun, sa airport na lang kami natulog. Pagdating naman po ng 7 a.m, naka-receive po kami ng communication na meron daw po kaming accommodation kahit for the day lang. Kahit po medyo malayo, sabi ko po, tara, patusin na natin. Kasi, di ba, para hindi naman kami masyadong ngarag. So, pero po, pagdating namin doon, ang ginawa lang po namin is mabilis na kain, onting ligo, pahinga. Pagdating po ng hapon, nasa airport na ulit kami. Eto naman, no, akala ko lusot na kami. Pero pagdating sa airport, expired na pala yung OEC namin. Hanggang 24 hours lang pala yun pag na-issue. So, ayan na naman, balik na naman kami at para ma-approve. Pero, mabilis naman na ayos. Believe it or not, Manong, nagkaroon na naman kami ng aberya. Same questions about our visa. And I felt like, is this deja vu? It's happening all over again. Alam ko talaga, ayos na to dahil magkaroon na ng utos from Admin Olalia at na-clear up na kung ano yung problema. Buti na lang po, with all this happening, Pinatawag na nila yung supervisor nila. At thank goodness naman, si supervisor alam ang utos from the higher ups na pwede na kaming umalis. Grabe pa rin talaga yung kabakumanong. Kaya kahit nung nakalabas na kami at parang, this is it,
may kaba pa rin ako. Umupo na ako sa aeroplano. At nasa isip ko noon, kahit umaandar na, sana wala ng problema. Nag-layover kami sa Middle East. Sabi ko, sana wala ng problema. Hanggang sa nakarating kami sa UK at pumila sa immigration ng UK, Manong, nandun pa rin yung kaba. Sana wala ng problema. Hindi ko akalain na mapapababa kami sa aeroplano. Mabigat pala talaga yung pakiramdam na gano'n, lalo na yung pinagtitinginan ka ng mga tao. Pero despite of all this, ang nakita ko po is maraming sumuporta sa amin. Di naubusan ng tulong. Hanggang Manong pagdating namin dito sa UK, tinulungan talaga kami ng Filipino communities dito. Pinadalhan kami ng pagkain kahit kami naka-quarantine. Kaya ang masasabi ko lang, hindi talaga kami nagugutom. Ang galing, Manong. There's always somebody there to help us. Wala nang makakapigil sa aming pangarap, tingin ko, Manong. Eto na, we want to be a UKRN. So, thank you very much sa ating email sender ngayon. Napaka-inspiring ng story nyo. Hindi ko akalain na mangyayari yan, no? Na nangyayari yan. Minsan kasi parang second-hand experience lang natin naririnig yung mga ganyang stories. But I'm very glad and happy na it seems to be working fine. Everything's working well for you ngayon dito sa UK. It is my sincere hope na sana makuha nyo rin ang mga pangarap nyo, ma-achieve nyo yung OSCE nyo at maging UKRN kayo soon. Kung meron po kayong mga stories na gusto nyo i-share, please do share it with us. Send us an email, drop us a direct message, and hit us up para po ma-share din natin sa ating mga viewers kung ano ang inspiring story nyo. Pwede rin po masaya, malungkot, or yung nakakapagpatibok ng puso. So, always remember, Manong Knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best. Subscribe to our YouTube channel. Join our Facebook group, Filipino UK Nurse. Sign up to our website, www.filipinoUKNurse.com.